Hi everyone! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kamibig! Don't forget to like, subscribe, and share this video para alam mo kung ano ang latest trending news na ating pag-uusapan ngayon at pwede mong ma-share sa mga friends mo para hindi sila huli sa balita. Okay, ito na mga kabibig. I was wondering why people always take a blame for Tony Gonzaga. Yung my teacher ni Tony Gonzaga, let's face the reality, flop naman yon. Pangalawa, yung concert niya, sabi flop daw, pero namigay ng ticket, kaya maraming tao sa Araneta. Well, in fact, sold out naman ng ticket. Ito na naman ang bagong issue ni Tony Gonzaga. Siya ang sinisisi kung bakit may mga ilang programa ng All TV ang mag-goodbye sa ere. Ang nabasa ko mga kabibig ba, for 2 months, parang may gagawin silang pagbabago sa All TV. Kailangan nilang tingnan kung ano ang pwede nilang i-improve sa kanilang TV network. And noting this one, na kasi simula lang nila. Diba? Parang baby itong network na ito ba, kailangan talagang akayin, kailangan tulungan. And take note, hindi sila nag-i-invest sa social media. More on free TV sila at wala lang digital box. Kaya yun ang nagiging one of the factor para hindi sila masyadong nakilala. Hindi sila masyadong ma-appeal sa masa. Pero ngayon, iba ang hirit ng mga kapamilya supporters, lalo na kung saan ay itong Channel 2 Frequency ay pagmamay-ari noon ng ABS-CBN. Sabi ng ibang mga netizen, o diba, Willie, Tony, Marielle, Rufa at Shara, ramdam nyo kung ano ang nararamdaman noong mga empleyado sa ABS-CBN na tinanggalan nyo ng trabaho. Ha? Tinanggalan nila Tony? Ano related kay Tony sa mga ABS-CBN empleyado? Eh, si Tony na, that time is parang natanggalan ng trabaho. Diba? May maraming mga programa sa ABS-CBN na hindi magpatuloy. Ay naku, kasalanan ba ni Tony Gonzaga? Yan nga mga kabibig ang ibang mga komento ng ibang mga netizen na super nega-nega, super duper nega talaga. Na every now and then, pag may nangyari sa kung saan si Tony nagtatrabaho, dahil kay Tony. Ito ha, sabi nito, it estasyon ni Villar Nilangaw, Tony Willie Chugi sa All TV. Sige, eh, share ko mga kabibig ha para mabasa ninyo ba? Mabasa ninyo. Give me a moment mga kabibig. Ito na ha. Give me time para ating mabasa ba? Klarong-klarong ating pagbasa para hindi lang ako ang nagbabasa. Tayong lahat ang nagbabasa. Na. Pasensya na if ever sometimes ba hindi ako makabasa ng masyadong clear. Ito na ha. Oh. From Abante News. Abante, una sa balita. Estasyon ni Villar Nilangaw, Tony Willie Chugi sa All TV. Ito. Kahit pa todo kuha ng mga big star ang All TV, hindi pa rin kinagat ng masa ang bagong network ng bilyonaryong si Manny Villar. It's true naman, Tony Gonzaga, Willie Rivillame, Rufa Gutierrez, Maria Rodriguez. Ito yung mga malalaking star na may pangalan talaga sa industriya at meron talagang nagawa sa kanilang pagiging artista. Ito'y matapos na mapabalitang tigil muna ang mga show ng All TV ng ilang buwan. I think 2 months yata. Kasi they need to plan. They need to see what went wrong. They need to have new strategy para mahikayat ang masang Pilipino na manood sa kanilang free TV. Kasama sa mga ipapahingang shows ay ang MOM ina Sharo Soto, Mariel Padilla at Rufa Gutierrez, pati ang talk show ni Tony Gonzaga. Ngunit ang nakakagulat, pati ang established prime show primetime show ni Willie Rivillame na Wawawin ay pinapatigil rin ng All TV. Batay sa source site ng bilyonaryo, hindi raw kasi handang maglustay ng bilyong-bilyong pera si Villar para sa network. Ay,
ganun ba? So hindi handa si Manny Villar na mag-gamble sa mga artistang ito, sa mga shows na ito. Para maging matagumpay ang isang network, kailangan mag-gamble ka. Business kasi ito. Ang mga show raw kasi na nabanggit ay hindi nag-hit sa free TV dahil bigo silang umangat sa ratings at mahina rin ang pasok ng advertisements. Ay, oo nga, no? In fairness, ha, magagaling na mga artista ang ipinasok sa mga programang ito, pero hindi talaga. Mahirap na kasi ang maging, ang tawag ito, maging, dapat competitive na sila, eh. Sa kabila ng pagtigil ng mga show, nangako naman ang All TV na babayaran ang talent fee ng mga artista. Matatandaan na nakuha ng Advanced Media Broadcasting System, AMBS, ang Channel 2 na dating hawak ng ABS-CBN. Diba? Yun pala, walang mga advertiser. At the same time, mahina ang rating ng show na ito. Yun ang problema pala. Pag mahina ang rating, walang mga advertisers, walang mga advertisement, natural, malulugi talaga. So talagang hanapan nila ng solusyon ba paano nila mahihikayat ang mga netizen, ang masang Pilipino na manood sa kanilang mga programa. Ano pa kaya ang gusto nilang gawin, no? Well, they need to reinvent. They need to explore the social medias. Kasi hindi ko masyado o wala akong masyadong nakita na mga programa ng All TV na nag-number one sa social media. Kasi ang mga tao ngayon, hindi na masyado nanonood ng TV, eh. Puro na lang ano, social media. Kaya ang GMA, ang ABS-CBN, pag may teleserye sila, agad-agad ina-upload sa YouTube at doon nag-hit sa YouTube. Kasi ang mga tao ngayon, YouTube na. Oh, ang wifi every now and then, everywhere. Ang mga tao may mga cellphone na. Diba? Pwede nang hindi ka tumingin ng TV, pati balita, nandun na sa YouTube, nandun na sa Facebook. Kaya mahirap talaga pag free TV lang, ang tawag ito ang main na component or ang main na tawag ito ng All TV nila ba, kung palagi silang nakadepende sa free TV, mahirap 'yon. Kailangan nila mag-explore sa social media. Malay natin, 'di ba? Malay natin maganda ang pagtanggap ng mga tao sa social media if ever itong All TV ay matisali na rin sa social media, di ba? Ano ba, maggawa sila ng YouTube channel nila? Ano pa ba? Gumawa ba sila ng YouTube channel? Hindi ko kasi nakita ang mga kapibig ko. Yun ang problema din. Parang kulang ng strategy itong All TV. At eto naman ang mga komento ng ating mga netizen. Ito ang sabi nila. Karma is real. Yung sumuporta ka sa taong gahaman sa lupa at pamilya ng magnanakaw, malamang kasama ka sa pagbagsak. Shabay-shabay kayo sa paglakapak. Ay, grabe naman, oy. Talaga? Sobrang kaswapang kasi ng may-ari. Di na kontento sa paggamgam ng mga lupa, tubig, pati mini-mart. Pag sobra na dapat ng kalusin. God. Saan na yung mga unit thieves, pati yung 31 millions. Ay, grabe. Ito pa. Kahit malakas pang signal ng AMBS at Clear, di pa rin sila na makakahakot ng ganong karaming viewers sa TV. Wala naman kasi yung gustong panoorin na nakakarami sa istasyon nila. Mag-YouTube, Facebook at TikTok na lang sila. Sana, no, tingnan din ang All TV kung ano ba ang hatak ng maraming Pilipino. Oo, ang Pilipino mahilig sa teleserye. Ang Pilipino mahilig sa mga style nila Raffy Tulfo, yung mga ganun ba? Ang Pilipino mahilig sa game show. Ang Pilipino mahilig sa reality show. Hindi sana, hanapan ng All TV ba kung ano pa ang pwede nang mailabas, maibigay ng masang Pilipino. Mawawa naman si Tony kung saan, kung doon siya nagtatrabaho, flop na flop talaga. May kasama kasing most powerful, allergic ang mga tao kay Tony. Kaya, tsugi, flop agad. Meron na palang All TV, hindi namin alam, nandiyan kasi si Tony, patsugi na yan.
Goodbye All TV, goodbye Tony, loging-lugi na kayo. Sayang ang talent fee na ibinigay kay Tony. O tingnan nyo, na karma, na lugi. Shabay, shabay. Bigyan ng jacket yan. Nasama na lang si Willie sa ka... Ito, nasama si Willie sa kamalasan ni Tony. Ay, grabe. Solid ABS-CBN pa rin kami. Kahit anong mangyari, walang patutunguhan yan kasi ang mga kinuha, mga taksil sa kampamilya. Ay, grabe naman, oy. Iba talaga yung kilala ang TV station. Kahit nilalangaw, mga mayayaman ang mga yan. Maraming beses, walang talo. Totoo po. Kahit ano pang sabihin natin pa na nilalangaw or natutsugi, nalulugi, mayayaman sila. Oh. Ay, nako. Hindi po kasalanan ni Tony, ha? Hindi kasalanan ni Willie. At hindi na, ang tawag dito, na isama si Willie, si Mariel, si Rufa, si Shara sa kamalasan ni Tony. At hindi po hindi po malas si Tony. Swerte si Tony kasi may trabaho siya. Diba? May sold out concert, may pelikula, may All TV, may YouTube. Kahit sabi natin flop queen si Tony, binabayaran siya. Diba? Kahit ano pang sabi natin kay Tony na malulugi, kinarma, flop queen, pero pagiging flop queen niya, may pera siya. Binabayaran siya. E tayo, dakdak ng dakdak, nyaw-nyaw ng nyaw-nyaw, binabayaran ba tayo? Hindi. O dapat maging masaya tayo sa blessing ng ibang tao. Be positive na lang. Kung pwede, suportaan natin sila kung saan sila masaya. At maging masaya tayo sa kanilang tagumpay. Yun po, may peace of mind tayo at yung heart natin, hindi puro bitterness. O, diba? Yun lang mga kabibig ang aking latest trending news. Huwag masyadong bitter. Yan lang po. Bye! Don't forget to like, subscribe, and share this video para alam na mga netizen ba masampalin sila sa sobrang baka bitter nila kay Tony Gonzaga. Walang ginawa si Tony sa inyo. Kayo lang ang may ginawa ni Tony sa inyo. Ni Tony. Shadow kayo, nega. Bye!